be shit. What a fuck shit. O, diba? Mamatay kayo. Nadidi-speak out lahat yan. Wala akong pakialam, kamag-anak o ano. Speak out lahat yan. Basta kung ayaw nyo na mga Pasko, kung taliwas sa paniniwala nyo, feel free to unfriend and follow me. I don't care. Daming dizzy-shit. Sige lang, kayo dyan sa ulko. Mamatay kayo. I don't have time. Wala akong panahon sa inyo eh. Mas may panahon pa ako mag-jogging. Diba ho? Stay fit and healthy. Sasalita because I was concerned, diba? Concerned ako sa nangyayari sa ibang sa ilang bayan ko. That's why I voice out. See? Kasi oh, ano nangyari? Ano nangyari ngayon? Nasa yung tatay niyo, tulog. Kumbaga sa isang pamilya, ipalagay natin yung bansa natin isang pamilya, diba? Yung tatay niyo, walang kwenta, kaya yung nanay ninyo, siya ngayon yung, tingnan nyo, siya ngayon yung, ayan, nagtatrabaho, yung tatay niyo nakakulambo. Kumbaga yung tatay niyo, batugan. Diba, yung tatay niyo ngayon, parang kung sa pamilya, diba, palamunin. Yun ang labas ngayon, diba? Yung linilugaw niyo, ayun, mahataw siya, oh. Ilang milyon na yung ano yung donation, milyon yung milyon na yung donation niya, yung bilyon na pundo parang hindi nakita, pero yung milyon na donation na kay Vice President, ang dami na kinabang, di ba? O, di ba, hindi na lang kayo, hindi pa kayo kinilabutan doon sa so, mga DDS na to, talagang mga walang utak, mga walang puso, hindi man lang natouch yung puso niyo sa ginagawa ng Vice President. Sa mga nagtitiwala sa Vice President, hindi pa kayo kinilabutan dun? Asan? Nasaan yung mga DDS? Ano nagawa nyo ngayon? Kanya sa DDS na magkaroon sila ng puso at utak, tatanggulan nila yung tatay nila. After nung term ng tatay nyo, nga na kayo? Hindi, yung may iwan na damage sa atin, it will take a years, di ba? Yung utang, mula kay Marcos hanggang ngayon, hindi pa nababayaran. Additional bawat ano, may utang. O, di ba? Hindi pa lang kayo. Magkautak naman kayo minsan. Hindi naman daw kasi magbabayad ng utang kung hindi pa naman mga tangay. Reklamo. Siyempre, alam mo kasi kami, kaya nakakapuna kami kasi may utak kami. Hindi kami katulad nyo, nanganga. Di ba? Siyempre, let's say, palagay na lang natin sa pamilya nyo, kung yung isang kamag-anak mo ninanakaw, yung isang kamag-anak mo, mananahimik ka na lang ba? Diba? Kung yung isang kamag-anak mo, let's say, kapatid mo, may asawa, pinapabayaan yung kapatid mo, mananahimik ka na lang ba? Ginugutom yung kapatid mo, mananahimik ka na lang ba? Yun na lang eh. Ako pa daw mag-analyze. Come to you. Think about it. Diba? Sa nangyayari sa bayan. My goodness. Masyari daw reklamo. Ako reklamador. Nagre-reklamo ako, which is there's point naman. Diba? Alin ba yung post ko dyan na walang kwenta? Ang daming pa nag-COVID ako. Magkasakit ako. I'm not afraid to die anytime. Any time zone. I'm not afraid. I'm ready to die. Takot mamatay. Mamatay ako sa aksidente, sa bala, sa patalim. Latay yung mamatay. Kung oras ko na. I'm ready to die. Kasi I did what I think is right. You know, I fought for it. You know, bakit ako matatakot mamatay? Anytime, pwede ako mamatay. Lahat naman tayo yung buhay natin, hiram lang. So, why should I waste my life, diba? For nothing. So, dapat, habang buhay tayo, kung ano yung alam nating tama, gawin na natin. Kasi, sabi nga, life is so short. Mara natin, bukas, hindi na ako magising. Ay, ang daming tabugo, bakit? Haha, so good, mga didi shit, fuck shit. Oh, kain tayo. Kape tayo. Mamatay kayo dyan.